Masayang araw, mga ka-channel! And welcome ka dito sa Kayotep TV. Tagalog tutorial. Ako ulit si Kayotep. Ang pag-uusapan natin dito sa ating Tagalog tutorial is about sa ating internet. Ito yung madalas na maririnig nyo sa control technician o sa ating mga engineering maintenance department. Lalo na kapag nag-troubleshoot sila ng control o gumagawa sila ng kanilang control circuit. Sila yung system natin, sila naka-interlock. Sila naka-interlock kasi yan eh. Madalas marinig yung salitang interlocking, lalo na sa ating control, yung tinatawag na electrical interlock o yung ating mechanical interlock. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong content o bago ka pa lang dito sa ating channel, please like and subscribe and also click on the notification bell na makikita mo dyan sa baba. Para lagi kang manotify mga ka-channel, ma-update ka dun sa ating mga bagong tutorial na ina-upload dito sa ating channel. Dahil nag-a-upload tayo ng mga tutorial about sa ating electromechanical at nag-a-upload din tayo ng mga Tagalog tutorial about sa ating mga experience dito sa ating YouTube at doon sa ating mga ginagawa dito sa ating channel. Katulad halimbawa ng ating song cover. Malupit yan si Kuya Otep. Kung napanood niya yan, ang lupit ng boses niya ni Kuya Otep. Ang bangis niyan. Kinulang lang tayo dyan ng konting practice eh. Saka ng konting paligid. Kaya mga ka-channel, please subscribe. Okay mga ka-channel, bago tayo magpatuloy doon sa pag-uusap natin, para kasing medyo malakas yung hangin sa labas, oh, para may sunscreen na naman, kunin ko muna yung sinampay ko, tapos saka natin ito yung pag-uusap natin about sa ating interlock. Tapos na tayo mag nakuha na natin yung sinampay natin. So bago natin ituloy yung pag-usap natin kanina, medyo mainis sa labas kaya ino muna tayo ng tubig. So mga ka-channel, punta na tayo dyan sa ating pag-uusap about sa ating internet. Doon tayo sa, ano natin, sa table natin. So ayan mga ka-channel, ano nga ba yung interlock na tinatawag natin dito sa ating motor control? Ang interlock ay nagpi-prevent or pumipigil sa kung anong pwedeng or possible na pwedeng mangyari doon sa ating control system o sa isang electrical, mechanical or logical system. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito mga ka-channel yung sa ating sasakyan.
yung pag tinapakan mo yung brake pedal o yung clutch ng ating sasakyan para makapag-change ka ng gears ng ating sasakyan o makadagdag ka ng speed sa sasakyan natin, kailangan mong papakan muna yung clutch para makapag-change ka ng gear. Ma-meet mo yung required na speed na gusto mo mangyari dun sa bilis ng sasakyan natin. Isa yan sa pinakahalimbawa ng ating interlock. Bali yung ating interlock, mga ka-channel, meron tayong dalawang uri ng types ng interlock. Ito yung tinatawag natin na safe and non-safe interlock. May mga pagkakataon, mga ka-channel, na nire-required ng ating system na gamitan ng isang system ng isang non-safe or ng safety interlock yung ating control system para mabuo natin yung ating ginagawang controls. May mga pagkakataon na ginagamitan natin yan ng ating safe and non-safe interlock. Doon tayo sa ating tinatawag na safety interlock o doon sa ating safe interlock. Yung ating safe interlock, makikita mo yan, mga ka-channel, sa ating PLC o yung tinatawag natin na programmable logical controller. Ginagamitan niya ng safety interlock kasi nga yung ating safety interlock kailangan natin dyan ay redundant yung design natin. Yung sequence natin is redundant. Yan yung ating safety interlock. Doon naman sa ating non-safe interlock, mga ka-channel, ito naman kung saan ay pinaprotektahan nito yung ating mga equipment o yung ating mga motors para doon sa tinatawag natin na unintended operation. And then we have three types of non-safe interlock. Ito yung tinatawag natin na mechanical interlock, electrical interlock, at yung ating logical interlock. Punta tayo dun sa ating mechanical interlock. Yung mechanical interlock natin ay connected yan physically to another device para dun sa unintended action ng ating system. Well naman yung ating electrical interlock, ito naman yung pumipigil sa flow ng kuryente o dun sa flow ng current ng ating system para ma-prevent yung unintended action ng ating mga equipment. Ito nga yung types ng interlock na meron tayong normally open and normally closed contact to prevent other device from turning on. Ayan yung ating tinatawag na electrical interlock. Ang pinaka-the best na example natin dyan, mga ka-channel, ay yung ating mga thermal overload sa ating control circuit. Yan yung pinakamagandang example ng ating electrical. Ating namang logical interlock ay meron tayong mga ginagamit dyan ng mga variables and mga instructional sequence. Kung ang ating system ay walang electrical or mechanical interlock, ginagamitan natin yan ng ating logical interlock. Yan nga yung tinatawag natin na logical interlock. To summarize this explanation, kung isasummary natin itong ating pinapaliwanag about sa ating interlock, isa lang yung kababagsakan nito. Isa itong uri ng safety device na kung saan ay piniprevent nito yung magkaroon tayo ng damage and harm and losses doon sa ating mga equipment, doon sa ating control system, at doon mismo sa ating control system. Ito nga, mga ka-channel, yung tinatawag natin na interlock. Kung familiar kayo doon sa ating forward reverse magnetic starter, meron tayong video dyan, ilalagay ko yung link dyan sa baba para kung gusto nyo pag-aralan kung paano kinakamit yung forward reverse, makikita nyo dyan. Maglalagay din ako ng mga link ng mga tutorial natin dyan about sa ating mga control system kung paano kinakamit ang isang stop start, forward reverse, at yung mga relay na ginagamit natin. May mga previous tayong tutorial dyan about sa ating control system kung paano natin nilinyahan yung isang control system. Mga halimbawa ng ating mga forward reverse, may mga delay, yan yan. Lalagay ko na lang dyan yung link sa baba, yung playlist natin nandiyan sa baba, i-play nyo na lang kung gusto nyo mapag-aralan kung paano nagko-connect ng isang control system sa ating industrial motor control. Bali yan nga, mga ka-channel, isa sa pinakamagandang halimbawa ng ating mechanical and electrical interlock ay yung ating forward reverse magnetic starter. So mga ka-channel, salamat sa pagsama dito kay Kayotep sa pag-uusap natin about sa ating interlock. Kita ko ulit tayo sa ating next Tagalog tutorial, at kung gusto nyong i-shoutout natin yung mga channel nyo, maglagay lang kayo ng comment dyan sa baba. Ilagay nyo lang shoutout para sa susunod na upload natin maisisigaw natin yung mga channel nyo. Muli, mga ka-channel, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta dito sa Kayotep TV. At talagang na-appreciate ko yung mga comments nyo at yung mga suporta nyo at pagmamahal nyo dito sa ating channel. And one thing more, mga ka-channel, baka hindi ka pa nakapagparehistro.